po sa ating 10 days of prayer. Tayo po ngayon ay nasa siyam na araw ng ating pananalangin. At ang title po ngayon ay ang Kalakasang Higit Kaysa Pagdududa. Para po sa ating talata, ito'y masusumpungan sa 2 Timoteo, unang kapitulo, talatang 12. Sapagkat nakikilala ko yaong aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Hindi na mahintay pang ibalita ng isang ina sa kanyang asawa na siya'y positibo sa kanyang pagbubuntis. Tamang-tama kasi ang magiging kanilang pagitan ng una nilang anak. Subalit ang kanilang kaligayahan ay napalitan ng lungkot. Hindi lamang isa kundi 2 beses pa. Noong araw na yoon, ang inang ito ay nakaramdam ng sakit sa kanyang puson at siya ay nadala sa hospital. Ang resulta ng kanyang test ay nagpatunay ng suspetsa ng doktor. Ito ay ectopic pregnancy o pagbubuntis sa labas ng bahay bata. Isa sa fallopian tubes niya ay pumutok at siya ay dinugo ng dinugo na halos ikamatay niya. Pinagaling siya ng operasyon, subalit ang kirot sa kanyang puso ay nanatili doon. Matapos ang ilang taon ng kanyang paghihintay para muling magbuntis, sinabi ng kanyang doktor na imposible na itong mangyayari dahilan sa pagdudurugong kanyang dinanas. Subalit determinado siyang patunayan na hindi totoo ang sinabi ng doktor. Sa kanyang puso, siya'y naglilingkod sa Diyos. Gumawa siya ng milagro kay Sarah na sa kabila ng mga balakid ay nagbuntis pa rin siya. At alam niyang gagawin din ito sa kanya ng Diyos. Siya ay lubos na nagtiwala sa kanya at hindi nga nagtagal siya ay nagdalang tao. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Sila ay sabik na sabik o excited. Lalo pang lumago ang kanilang pananampalataya sa pangako at pag-ibig ng Diyos. Isang araw, habang ang mag-asawa ay naglalakad ng payapa sa tabing ilog, araw noon ng Sabado, hapon, ay nakaramdam siya ng familiar na kirot sa bandang taligiliran niya. At ito naman ay nawala din, subalit nung gabi, ito ay tumindi at paulit-ulit. Hanggang siya'y dinalang muli sa ospital. Napatunayan na isa na naman itong ectopic pregnancy at nangailangan na naman siyang operahin. Ano ang mangyayari sa isang Kristiyano na matapos ibuhos ang kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos ay nabibigo din lamang? Nasaan ang magandang sinasabi sa Roma 28? Na lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Natakpan siya ng ulap ng pagdududa. Siya ay nagtanong, "Bakit, Ama? Hindi ko maintindihan. Bakit dininig mo ang aking panalangin pagkatapos ay binawi mo rin? Bakit mo ako pinagdudusa?" Nakahiga siya sa kama ng ospital na puno ng hinagpis. Masakit ang kanyang katawan bukod sa naghihimutok ang kanyang puso. Ayaw niyang makakita ng tao. Sinugurado ng nurse na ang mainit na tubig ng shower ay makakatulong na siya'y maginhawahan. Kaya tinulungan siya nito na pumunta sa paliguan. Doon ay tumulo ng tumulo ang kanyang luha. Inisip niyang manalangin subalit hindi niya magawa. Ang pakiramdam niya'y iniwan siya ng Diyos. Ang singaw na mula sa shower ay parang maitim na ulap ng isang bagyo. At ang kaaway ay parang nagbabadya na, ito ba ang gantimpala sa mga taong nagtitiwala sa kanya? Ganito ba ang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig? Subalit hindi siya iniwan ng Diyos. Inudyukan siya ng banal na espiritu na sabihing, "Mahal ako ng Diyos." Parang hindi niya kaya itong sabihin.
Subalit muli siyang inudyokan ng banal na espiritu at mas matindi pa. Kaya nabanggit niya ito, "Mahal ako ng Diyos." Tatlong beses niya itong sinabi. At sa patatlong beses, yung dilim o ulap na bumabalot sa kanya ay nawala. Siya ay bumalik sa kanyang kama, siya ay pagod at nais niyang mapag-isa. Maya-maya pa'y pumasok ang babaeng chaplain ng ospital sa kanyang silid. Tiningnan ang kanyang record at tumabi sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay at ang sabi, "Mrs. Jensen, masakit mawalan ng baby, ano po?" Ang ulap ay nagbalik sa kanya. Ayaw sana niyang umiyak sa harap niya, siya ay nagtalukbong ng kumot at kanyang sinabing, "Mahal ako ng Diyos. Alam ko kung sino ang aking sinasampalatayanan. Ibinigay ko na ang aking buhay sa kanya. Kaya anuman ang mangyayari sa akin, okay na sa akin. At alam kong ako ay na kay Kristo." Dahil doon, ang ulap ay muling naglaho. Ang mga salitang sinabi ni Jesus kay Pedro ay nagpaginhawa sa kanya. Ang sabi ni Jesus, "Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos." Juan 13:7. Siya ay nakipagbuno sa Diyos dahil siya ay nawalan. Hindi niya nauunawaan kung bakit nangyari yon sa kanya, lalo na at siya'y nanampalataya sa kanya. 10 taon bago niya naunawaan ang gustong mangyari sa kanya ng Diyos, ang pananampalataya ay dapat lumampas pa sa mga ulap na hindi nakikita, na ang kanyang biyaya ay nakakamit sa panahon ng ating kahinaan. Nanalangin siya ng himala, ibinigay ito ng Diyos. Subalit natutunan niya na ang tunay na himala ay ang lakas mula sa Diyos na mas higit pa sa pagdududa na tayo'y kanyang iniingatan sa panahon ng kahirapan. Tulad ni Job, nasasabi niya na, "Bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya, gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya." Job 13:15, "Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran, pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto." Tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala. Tinuturuan niya kung saan tayo hihingi ng tulong at lakas sa panahong ng pangangailangan. Kaya tayo'y nakakakuha ng praktikal na mga karunungan mula sa Kanya na kinakailangan natin sa pang-araw-araw nating karanasan. Sa panahon ng kahirapan, kung may pagdududa at takot, ang ating pananampalataya ay lumalago. Sa dako paroon, ang mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin matarok at nagpapalumos sa atin ay ating mauunawaan. Balang araw, makikita natin na ang panalangin parang hindi sinasagot at mga nasirang pag-asa ay siyang magiging dakilang pagpapala sa atin. Para po sa ating panalangin, tayo po'y manalangin. Amang banal na mahabagin sa lahat, pinupuri ka namin sa pagpapagaling mo sa aming mga pusong nasugatan. Pinupuri namin kayo at hinayaan ninyo na aming pasanin. Ang aming mga pasanin ay ibigay namin sa inyo. Sinasamahan mo kami sa panahon ng aming pagdurusa dahil naranasan mo rin ang magdusa. Ama, hinihiling namin na ituro mo sa amin ang aming mga kasalanan na nagpapahiwalay sa amin at sa inyo. Patawarin mo po kami kapag natatabunan ng pagdududa ang aming pagtitiwala sa inyo. Salamat po sa pagpapatawad na lagi mong inilalaan sa amin. Ama, bigyan mo po kami ng karunungan na matanggap namin ang mga kabiguan. Malaman namin na kami ay inyong iniibig at ginagawa ang lahat para sa aming ikabubuti,
kahit na kadalasan ay hindi namin ito maunawaan. Hinihiling po namin na palakasin mo ang aming pananampalataya sa panahong nakakaranas kami ng pagdududa at pagkatakot. Tulungan mo po ang aking pamilya, ang aming pamilya na maipahayag ang inyong pag-ibig sa aming mga tahanan at sa komunidad. Naway magkaroon ng magandang pagsasamahan sa aming mga tahanan. Panumbalikin mo po ang mga nasirang relasyon. Lingapin mo po ang mahihinang nakakaranas ng pag-abuso. Ipakita mo po ang inyong kapangyarihan sa tila walang pag-asang kalalagayan. Ama, nawa po ang bawat miyembro ng iglesia, mga pastor, mga leader sa buong sanlibutan ay makapagbahagi ng inyong salita araw-araw. Naway palaguin, palagian namin kayong hanapin sa pamamagitan ng personal na pananalangin. Palalahanan kami na kung wala kayo ay wala kaming magagawa. Hinihiling din namin, Panginoon, na magkaroon ng mga nurse at mga doktor at mga bagong iglesia sa 1,978 grupo ng mga tao sa 22 bansa sa gitnang kanlurang dibisyon ng Africa. Idinadalangin namin ang 49 million mga tao sa 19 na syudad na hindi pa nararating ng pabalita sa Trans-European Division. Idinadalangin din po namin ang aming mga kamanggagawa na may mga karamdaman. Lingapin mo po sila. Ama, salamat po. Dahil kay Kristo, kami ay may pag-asa at hinaharap. Salamat po sa pang-aliw sa amin na tuwing kami ay nagdurusa upang maaliw namin ang isa't isa. Salamat, O Diyos, na ang iyong lakas ay suma sa amin sa panahon na kami ay nanghihina. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin. Ang lahat po ng ito ay aming isinasamo sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo na atin pong tunghayan ang 10 days of prayer hanggang sa ito'y matapos. At ito po ay makapagdaragdag ng ating pananampalataya higit sa anumang pagdududa at sa ating naranasan sa ating buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.